Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Webes, sa unang linggo sa panahon ng Adbiento. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga araw na ito, ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano, matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan,
upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kapublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak. Patimuog ay winawasak hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nakatatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa Poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa Poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo, inyong ngayon buksan, ako ay papasok, at itong Panginoon ay papurihan. Ito yaong pintong pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o Poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpatagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo, Poon, kami ay iligtas. At papagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tanggapin, ang Poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Magsitayo po ang lahat. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming
Nalutigit ang mga kababayan nating OFW. Sino po ang mga makapapasok sa langit? Sa palagay po ninyo, kayo ba'y makapapasok sa langit? Baka iniisip ninyong pagpari, papasok sa langit agad. Hindi ho totoo yun. Huwag kayong maniniwala doon. Huwag din kayong maniniwalang kapag sumisimba, papasok na agad sa langit. Hindi rin totoo iyon. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, ay papasok ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. At binigyan niyang halimbawa ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Yun daw nakinig at nagsagawa, yun ang magtatagumpay. So hindi ho ibig sabihin nakasimba pa sa langit na. Baka wag kayong palilinlang ha. Kahit tayo maghapong naririto sa simbahang ito, kung pag-uwi naman sa inyo ay kasing taray pa rin kayo, hindi kayo pa sa langit. Yung nakikinig at nagsasagawa. Dito sa simbahan, kapag nagdadasal, kapag sumisimba, nakikita natin ang Panginoon. Nakikilala natin ang Panginoon. Tinatanggap natin ang Panginoon sa banal na komunyon. Pero hindi ho iyon sapat. Dahil ang Panginoon na ating tinanggap, ang Panginoon na ating nakilala, ang Panginoon na ating nakita, dapat ibinabahagi sa iba. Marami ho sa inyo yung nakasimangot ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ayaw nyo nang sinasabi ko. Ay, pasensya ho kayo. Dahil sigurado ako, sa akin at sa inyo, hindi sapat ang pagdadasal para makapunta ng langit. Hindi sapat ang pagsimba para makapunta ng langit. Kailangan yung ginagawa natin dito, nakikita sa ating mga kapitbahay. Ay simba ka nga ng simba. Damot na damot mo naman. O paano pa sa langit? Simba ka nga ng simba. Pag-uwi na may uupo ka sa chismisan. O paano pa sa langit? Ay masama ho yung magkakasama kayo dito. Ito ay common na nangyayari kapag bumibisita sa mga simbahan, lalo yung mga malalaking grupo, isang van, dalawang jeep. Oh. Naririyan pala kayo sa parking, nag-aaway-away na kayo. Sinabi na ikaw sa iyong huwag ka nang dito sumiar. Sa SM na tayo magsisiar, tanghali na tayo. Pero galing kayong simbahan. Bumili ka pa niyan? Aba, talagang dito ka pa dumayo ng pagbili niyan? Tayo tanghaling-tanghali na, mahuhuli na tayo sa pupuntahan, pero sumimba kayo. Sabihin nyo ngayon sa akin, kung pagkatapos ng pagsimba at hindi natin na ibabahagi si Kristo o ang salitang narinig natin sa ibang kapwa kung tayo'y pa sa langit pagkatapos, ay baka sabihin sa atin ng Panginoon, pagpunta natin doon, Panginoon, Panginoon, kami po ay laging nasimba sa Padre Pio. Ay baka sabihin ng Panginoon, ay ano naman? Sapagkat mga minamahal, ang kahustuhan at kabuuan ng pagpunta ng langit, hindi pwedeng kalahati lamang. Hindi pwedeng paloob lamang. Dapat meron ding palabas. Si Kristo na matatagpuan ninyo sa simbahang ito o sa kahit anong simbahang pinupuntahan natin ay dapat na ibabahagi sa ating kapwa. Kaya nga po habang dapat tayo sumisimba ng sumisimba, ay di dapat tayo pabait ng pabait. Habang tayo dasal ng dasal,
ay di dapat tayo pabuti ng pabuti. Habang tayo'y kumunyon ng kumunyon, ay di tayo'y pabanal ng pabanal. Dahil yun ho ang dulot ni Kristo. Si Kristo na mananahan sa atin at si Kristong ating pinaghahandaan ngayong Kapaskuhan sa kanyang kapanganakan, yun ang ibibigay sa atin. Yung kabuuan at kahustuhan ng ating buhay na hindi pwedeng sa atin lamang. Si Kristo'y hindi pwedeng angkinin lamang natin. Si Kristo'y dapat ibinabahagi sa iba. Kaya gusto ba nating makarating sa langit? Ibahagi po natin si Kristo sa kapwa sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Huwag na kayong lumayo sa inyong pamilya na lamang. Papasko na, magkakagalit pa kayo, di ka? Papasko na, hindi pa kayo nagpapansinan ng iyong ina. Papasko na, hindi mo pa pinapansin ng iyong kapatid. O tapos sisimba ka. Ay paano ang langit? Mga minamahal, ang kahustuhan ng pagpasok sa langit, hindi lamang sa pagtanggap kay Kristo, kundi natatapos sa pagbabahagi kay Kristo sa ating kapwa. Idalangan natin kay Kristong ating tatanggapin sa komunyon. Ibulong niyo po sa kanya mamaya, sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po akong maging mabuti araw-araw. Tulungan mo po akong makapagbahagi ng iyong salita. Tulungan mo po akong maibahagi ka sa aking kapwa. Sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking pagkakasala, hayaan mong magsumikap ako na maibahagi ka, tanda ng aking paghahanda sa iyong pagdating sa aking buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama ni Yael puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh.
banal ka, Bumoy Kapal. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat, ang naparito mo anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay'y nagbalakad, at nakinamay sa kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
kasalanan. Pagtubos mo'y makikita. Katubusan, nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, inihintay ka naming makasalanan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Naghihintay kami sa iyo noon sa pagbalik. Sa'yo po aming manulubos. Jesus, inihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagdahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa.
sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa diwa po ng pagbabahaginan, kasiyahan at kagalakan, gayon din ang pagbibigayan, kayo pong lahat ay aming inaanyayahan, makiisa sa isang dinner for a cause ngayong December 10 sa halagang 2,500 na ticket na available sa pamisahan at sa ating opisina. Magkakaroon po kayo ng dinner buffet at ng isang full concert mula kay Mito Yunting at ng The Drivers Band, kasama ang ilang mga awit at mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Ito po'y tulong sa isang natatanging gawain ng pambansang Dambana para sa darating na Enero, atin po itong suportahan. Gayun din naman sa pagpapatuloy ng ating fundraising project para sa isang selebrasyon sa darating na January, tayo po'y may mga available na mga Kapiyo merchandise, t-shirt at coffee mug sa ating mga tindahan, atin pong tangkilikin at tulungan ang pambansang Dambana. Nais po naming ipaalam sa inyo na ngayon pong araw na ito ay binasbasan at muling binuksan ang ating main arch entrance, dito po iyan sa bandang likuran, para po sa pagpapatuloy ng ating safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Salamat po sa inyong paghihintay sa loob ng halos 2 buwan na ating isinagawa, isinaayos ang ating tulay na nasira ng nangdaag bagyo. Malugod po naming sinasabing bukas na po uli at pwede ninyo nang gamitin ang ating mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana gamit ang ating main arch entrance. Ngayon pong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. May pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon po sa 5 ng umaga. Ang mga sasama ay inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa kahayo ng bawat isa, ipayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling nagbabalik, maganda na may pananabik.